ito na nga ang good news, Wacky Kiray, kasi hindi mo lang buhay mo ang pinaganda mo, kundi buhay na rin ng mama at papa mo dahil binilhan mo na rin sila ng bahay at lupa sa Las Piñas. Sabi mo nga, mas malaki pa yun. I-share mo naman sa amin. Mas malaki. Kasi nung ginagawa tong bahay na to, sabi ko, magkakasama kami. Yung kwarto talaga ni Giorgio, dapat kay nanay, tatay yun. Tapos sa sobrang, syempre, ginagawa, tapos bigla na lang may nag-offer. Sabi ko, may nakita na pa naman akong ipon. Sabi ko, may nag-offer. May binibentang bahay at lupa dun sa Las Piñas. Pagkano po? Sabi ko, tapos kwenta ako ng ganyan. Bibiling ko to para kila nanay tatay. Kasi si tatay laging tumatayo sa loto. Mm-hmm. Eh malapit siya doon. Mm-hmm. Hindi siya malapit doon. Mahilig siya tumaya ng loto. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang bahay at lupa. Mm-hmm. Binibiling ko siya. Oh. Para hindi na siya tataya sa loto. Ikaw ang loto ng parents. Block ka naman natin. At dahil dyan, lalo ka mabibilis. Salamat. Oh, totoo yan. Sana. So, anong grabe ang thank you ni Mama at Papa mo? Paano mo sinabi sa kanila na magkakabahay na kayo? Anong mo sa, ginulat ko sila nung pagkasabi ko sa kanila na bibili ko ng bahay at lupa. Thank you. Oh, naalala ko si nanay kasi pumunta si nanay sa studio, diba? Kaya na-imagine ko yung ano, kasi si nanay naglalaba dati eh. Oo. Sila nanay tatay. Yung buhay namin noon sa Pasay, kung babalikan natin yung mga noon-noon, na bandera nanay tatay ko noon. So, tapos yung tinitira naming bahay, nakikitira lang kami. So, nagkataon tapos yung nanay ko nakaisip ng paraan paano kami mabuhay. Naglalabas siya, tapos nagluto, tapos nagtinda, tapos ako naglako. Ako yung naglalako ng mga produkto namin, like mga turon, banana cue. Ako, ayun ang ginagawa ko noon para mabuhay kami. Sino kasama ni Mama mo doon sa Las Piñas? Si Kuya naman ngayon. Kumusta naman sila sa nanay ngayon? Okay naman. So, masaya sila doon. Ang health nila, okay naman. Ayun, ako nakafocus ako doon sa health. Oh, kailangan fight yung gamot nila. Ako lahat kasi binibili ng mga gamot nila. Pero na-share mo sa amin before na hindi ka talaga titigil sa mga responsibilities mo. Mm-hmm. Pero pwede naman magpahinga. Oo. Nag-isip ka ba magbakasyon? Once in a while, we need that. Ang tawag doon, recharge. Diba? Reset. Reset. Reboot. Kayo ni Honey mo. Meron ka bang naiisip na gusto mong magpahinga kahit sandali sa responsibilities? Kasi naibigay mo na naman na yung bahay. Hindi, ako gusto ko magpahinga. Yung gusto ko rin yung mag... Dapat plano namin mag-ibang bansa. Indonesia. Bali. Nakapunta na kami, gusto ko na lang ulit. Okay, mabuti naman. I've never been there. You bring me? Yeah, sure. Anyway, yun. At speaking of pahinga, gusto talaga magpahinga. Pero iniisip ko kasi si nanay-tatay. Nanay-tatay ko, tsaka nanay-tatay ko kailangan ng mga gamot. Kaya kailangan ko magpahinga. Kaya sila talaga ang... Tapos iba siya kayong kapatid ko. Yung mga kapatid ko kasi kaka-abroad lang. Yung isang kapatid ko, so hindi pa ganun pa siya ka-establish. So yung isang kapatid, si Ate Kite, tsaka si Ate Margie, yan tumutulong-tulong. Okay, natutulungan sila magkakapatid. Tulong-tulong kami. So eto, syempre super thankful ka talaga dito sa maganda mong bahay. Pero meron pa bang tao o mga tao na gusto mong pasalamatan? So lahat. Lahat. Ay, kailan three lang. Kailan three. Nandito na kayo. Hindi, marami ako. Sobrang lahat. So, it's so many to mention. It's so many.